Hello, back again mga ka-anti. Ngayon, ipakikita ko lang sa inyo yung ilang parts ng routine ko dito sa bahay, yung everyday na ginagawa ko. Ngayon, nandito pa rin kami sa loob ng bahay na magkakasama sa araw na ito. Naginawa ko tong video na ito ay nasa loob pa rin kami ng quarantine. So talagang trabaho-trabaho si Inday kasi merong bossing. Kaya ayan, dito ko lang kayo isama sa aking ginagawa na ito, yung aking isang part na paglilinis ko sa bahay. Ito, limaglinis tayo ng CR. Actually, sa bahay na to, hindi naman sobrang dumi. Dahil lahat ng taong kasama ko ay maaayos, malilinis, hindi sila makakalat. Ngayon, linisin natin ang toilet bowl. Sa iba, nahiya siguro silang ipakita na naglilinis ng toilet bowl. Bakit ka naman mahihiya? Dito sa Hong Kong, o sige, laitin nyo kami. Kasi yung iba, marami na nagsalita sa akin, mababa ang tingin sa akin dahil ako ay isang helper, tagakuskus daw ako ng kubeta. Ba't naman ako mahihiyang tagakuskus ako ng kubeta kung binabayaran naman ako ng dolyar sa pagkuskus ko ng kubeta? Sabi pa nga sa Tagalog, kubeta. Magkuskus daw ako ng kubeta, yan ang salita sa akin. Sa akin naman, bakit sa Pinas hindi ba ako nagkukuskus ng kubeta? Wala pa akong bayad doon. Dito magkuskus ako ng kubeta, binabayaran ako ng dolyares. So, hindi ako mahihiya ipakita kung ano ang trabaho ng isang helper dito. At yan ang realidad. Yung nakikita natin na pamamasyal sa iba't ibang lugar, pagkain sa labas, sa iba't ibang restaurant, pagpunta sa mga mall, pakikipaghalubilo, or pakikipag kita sa mga kaibigan ay part lang yon ng isang araw na pamamahinga ng isang helper para maibsan ang kanyang lungkot, homesick, stress sa kanyang buhay bilang isang OFW. Pero ang realidad ng isang OFW ay ito. Ito ang trabaho, maglinis ng maglinis ng maglinis araw-araw. Pero walang nakakahiya doon. Yan talaga ang part ng trabaho. Swerte lang ako na ang nililinisan ko ay hindi madumi. Ang mga amo ko ay hindi makakalat na tao, nakaayos lahat ng kasangkapan, as in para lang ako naglilinis ng malinis. Ang sahig namin, pagka nilinis mo, pag tinignan mo parang wala naman akong nilalampaso, pero actually yung mga fiber dust nandiyan. Kasi every time naman talaga namang merong alikabok. Pero hindi mo siya makikita at hindi rin makalat kasi dito. Lahat ng gamit ay nasa tamang lagayan. Natapos na nating linisin din itong isang bowl na ito. Ngayon nilampasuhin ko na ang kanyang floor. At nang ito naman ngayon, nilalampaso ko yung master's room, yung sahig. Tingnan nyo naman yung aking map, di ba? Love na love ko tong map na to kasi talagang hagod na hagod niya yung mga fiber dust na yan. Kuhang-kuha, nakadikit siya doon. Parang magnetic yung kanyang cloth doon sa ano niya, yung pamunas niya. Binili ko yan sa IKEA, $60. Hong Kong dollar ha. Ayan, pagkatapos nating lampasuhin yan, doon naman tayo maglalampaso sa ating sala. Nakatapos na tayo sa master's room, sa toilet at sa sahig. Ngayon, ito naman, itong hallway lang na to ang ipakikita ko. Ito yung mula sa main door at hallway na to papunta sa mga room. Yung sa right side na yan ay ang living room, ang sofa at ang dining table nandiyan. Hindi ko na pinakita kasi nandiyan nakaupo yung alaga ko. Binibigyan ko pa rin ng privacy sila. Hindi ko hanggat maaari, ayokong makikita sila sa mga videos ko. At ayan, pagkatapos ko dun sa sala na yan, ay eto namang kwarto ng alaga ko. Konting punas-punas, tapos na siya mag-aral. Actually, ito yung araw na last day namin sa pagkakakulong dito sa bahay. Kaya talagang naglinis ako ng deep cleaning talaga ang ginawa ko. At
pinalitan ko rin ng mga ang lahat ng bed sheet, pinalitan ko rin. So ayun. Diyan konting punas-punas lang ako diyan sa kwarto ng aking alaga. Actually ano 'yan eh, aralan lang niya, silid aralan. At ayun, konting punas-punas lang. Kasi halos araw-araw ko naman yung pinunasan. Kaya hindi ko naman maisip na napakadumi niya. Spray ako ng spray ako sa ano ng pang-disinfect ng hangin. Ayan, pagkalampaso ko niyan, maliit lang naman yung ano, yung space ng kwarto, kaya madali lang ding lampasuhin. Ang style dyan ay loft bed, kaya merong space sa ilalim, yung higaan niya ay sa ibabaw. Ayan, tapos kung lampasuhin yan, lipat naman ako sa ibang kwarto. O, ngayon, nandito naman ako uli sa master's room at time na para i-vacuum ko yung mattress at nalagyan ko na siya ng fitted sheet. Nagpalit ako ng bed sheet at ng mga pillowcases. Excuse me po dun sa ano na yan, sa quilt cover. Nilatag ko lang siya dyan sa may bintana kasi nandyan yung araw para matuyo siya kaagad. O naka ano tayo, against the light yung ating camera. Pasensya na, ilipat natin yung ating camera para maliwanag. Ayan, nilagay ko siya sa may bintana. At ayan na, pinagpatuloy ko yung pagbabacuum ko sa mattress. Ang galing ng vacuum na yan, galing Japan yan. Made in Japan. Pag kulay red, means madumi. Or may something doon sa area na yon. Pagka orange, medyo-medyo meron siyang dumi. Pag nag-green na siya, it means clear na. So, nakakatuwa siyang gamitin. Alam mo, pagka time na natitigil ka na dun sa area na yon dahil nag-iiba na yung kulay niya. At ayan lang ha, ganyan lang. Every time, every week, nagpapalit ako ng ano, ng kanilang sapin sa higaan. At bago ko ilagay ang bagong sapin, ganyan ang ginagawa ko. Kailangan kong i-vacuum. Yan. Mahusay din siya kasi ano, talaga yung mga fiber talaga din eh, nakakagawa siya ng alikabok, kaya mainam na may ganyan. Pag nakikita kong naka-red, ay hindi ko talaga siya i-stop. At ayon, kailangan mong tanggalin yung filter. Tapos, nilalaban ko siya. At ayan na nga. Eto, ilagay na natin ang ating mga bagong fitted sheet at ang ating mga pillowcases. Ayan na. Eto, medyo matagal to. Nagano talaga siya. Umuubos minsan siya ng ilang minuto. Pero, hindi pa rin naman mahirap dahil simple lang naman yung paglalagay ng beddings nila. Kasi simple lang sila. Basta lagyan mo lang ng fitted sheet. O, ayan. Yung pillowcase. Tapos tiklupin mo lang yung kanilang kumot. Okay na yung gano'n. Napakasimple lang. Hindi na kagaya ng iba na style hotel pa, yung paglagay ng bedsheet, yung pagbe-beddings. Sila napakasimple lang kasi simple lang silang tao. Ganyan lang. Etong paglalagay nitong hotdog pillow na to, dito ako natatagalan. Ang sikip-sikip niya. Ako. At ayan, malapit na matapos si Aling Amay. Ganyan lang ang aking routine dito. Ayan, ganyan lang. At nako, ayan eh, ilang parte lang ng aking paglilinis. Wala pa yung ibang linis. At anyway, ganun lang naman ang gawain. Maglinis na maglinis.
Kaya sinama ko lang kayo dyan sa part na yan ng aking paglilinis. At maraming salamat palagi sa inyong suporta, mga ka-anti, mga kapatid, sa palagi ninyong panunood ng aking mga videos, at sana sa mga simpleng ginagawa ko, sa mga simpleng mga videos ko, kahit papano, sana ay meron akong naisi-share sa inyo na kaalaman, or meron akong naisi-share na lesson ba sa buhay, or kapulutan ng kahit konting magandang yung aking mga videos. At ayun lamang po, maraming salamat uli, at abangan pa ninyo ang aking mga iba pang mga susunod na mga vlogs or videos. Kaya ano pang hinihintay nyo, hit the notification bell, at para lagi kayong updated sa aking mga susunod pang mga videos. And don't forget to like and share and subscribe on my channel, Aling Amay Vlog. At hanggang sa muli, ang aking pasasalamat ng marami at sa walang sawa ninyong pagsuporta sa aking channel. Yun lamang po, at bye-bye na muna, at idudugtong pa natin or may kasunod pa yung mga videos na about sa mga pinagagawa ko ng araw na yan. Yun lamang po, at ayan na, tapos na ang aking paglalagay ng beddings. O ayan, ganyan lang kasimple. O ayan, ang tanaw dito yung tulay. Salamat! Bye-bye!